guys! Welcome back to my channel! Ngayon is Friday. Free time ko. Kinuha na mga amo ko yung alaga ko. Dahil day off nila. So, hayahay ang Inday. Kaya, ngayon, bibili ako ng sapatos ng aking anak. Diyan lang sa sports house sa baba. Maraming sale. Kaya, samahan niyo po ako at sa sports house na to, hindi ko to alam. At ilang weeks ko lang siya nakita. Sunday noon, naglibot-libot ako nung naghahanap ako ng merte. Itong nakita ko, lagi siyang sale. Sabi pati nung amo ko, lagi siyang sale dito. Magaganda siya, mga branded. Ayan, makikita nyo, magaganda. Yung meron ditong mga pang basketball, mga pang soccer, pang porma. Pasukin natin yung loob niya. Kapag bumibili ako ng sapatos, ang unang tinitingnan ko yung ilalim niya. Kung rubber ba o, 'di ba may sapatos na yung ilalim ay rubber, yung minsan yung iba hindi rubber ang ilalim, madulas. Ayan, pang soccer, pang football, maganda din yan, sapatos na yan. Kaso hindi naman yan sa atin masyado, hindi nagagamit. Ang hinahanap ko ay black, all black, at gagamitin ang anak ko sa ROTC. Ayaw niya ng may white na kasama na guhit sa ilalim. Nakakahiya daw kasi sumakay sa jeep pag madumi. Hindi naman maiiwasan na hindi madudumihan yung ilalim. Kaya yung black ang hinahanap ko, yung all black. Pero yung rubber, etong isang to hindi siya rubber ang ilalim, para siyang plastic. Siyempre, pagbibili ka, kailangan mo munang pumili ng pumili. Hindi naman pwede na basta ka lang pumunta or bibili is bibilihin mo na agad. Kailangan mo munang pumili. Kagandahan kasi dito, mura. Kung bibili ka ng dalawang piraso, iba ang price, mas mababa kaysa sa regular price, pero yung regular price na yon is discount, magkakaroon pa siya ng discount. Wala akong makita sa Nike kasi lahat sila may white sa ilalim. Ayan naman, maganda din siya. Ayaw ng anak ko ng ganun, masyadong paga, masyadong malalaki yung talampakan, ayaw ng mga ganun. Gusto niya yung mga maninipis lang at saka magaan. Ayan, bit na bit ko talaga tong mga white na to, kaso next time siguro kukuhanin ko yung white na yan, maganda siya. Saka ang mura lang guys. Pag dalawa, 174 ang isa. Pag dalawa ang kukuhanin mo, 174. Branded na yan, hindi siya class A. Ayan, maganda din siya, 399. Pero mas mabigat siya ng konti kaysa sa dun sa isa na tigwa 179. Tara, tingnan pa natin yung iba. Baka may mas maganda at saka yung may mas mura. Ang Puma, maganda din kasing brand ito. Kaso puro white yata ang andito. Ito, isang black na to. Maganda siya. Ayan. Napansin ko dito sa store na to, lagi siyang sale. Hindi sila nagre-regular price. Ayan, ito maganda to kasi ito ay rubber ang ilalim. Ayan oh, rubber ang ilalim. Ayan, may tatak sa ilalim na Puma. At siya ay made in, tingnan natin, made in Vietnam.
made in Vietnam siya. Magaan lang siya, guys. Maganda siya. Super foam. Maganda siya. Pwede siyang pantakbo. Maghahanap pa ako ng iba. Pero yeah, tumawag ako sa anak ko. Ah. Yun ang nagustuhan niya. Yung black na yun na Puma. Maganda din siya. Kaso yan, rubber din siya. Kaso meron siyang white na nakalining sa ilalim. Ayaw ng anak ko ng may white na nakalining sa ilalim. May 9% off pa pag bumili ka ng second item. Pag dalawa nga bibilihin mo, mas makakamura ka. Eto, maganda din siya. Ang kaso nga ay plastic naman ang ilalim niya. Ayan o. Hindi siya katulad nung isa kong tiningnan na rubber yung dulo. Rubber yung pinakailalim niya. May discount pa yung 399 na yun. Ayan. Tumawag ako sa anak ko. Yan ang nagustuhan niya. And luckily, maganda naman at malaki ang discount ng isang to. Bet na bet ko yung mga white shoes. Siguro babalikan ko siya maybe next month para sa akin. Ayan, meron silang parang timbangan ng sapatos. Parang mas maganda ata yung mas magaan eh. May nahanap naman tayo ng staff na mag-a-assist para kumuha ng size. Tanong natin kung may size yung sapatos na nagustuhan ng anak ko. Dito kasi, pag bibili ka, yan mga naka-display. Display lang talaga yan. Tapos, tatawag ka ng mag-a-assist. Tatanong mo kung may available na size na ganan. Kung may available, ang swerte mo. Pagka walang available, ay di hahanap ka uli ng panibago. So, ayan. Tumatawag na sila. Hindi mo siya pwedeng sabihin na titingnan ko muna, hindi ko muna siya bibilihin. Baka masigawan ka. Kaya kailangan pag pumunta ka sa assistant, ay sure na bibilihin mo na yon. Kasi itatawag nila yun dun sa stock room. Tapos, ibababa lang nila yung sukat at saka yung items. Ayan, maganda din siya. Kaso nga lang may white siya na lining. Pwede lang yan ipang forma. Gagamitin kasi sa pagpasok ng anak ko, yung all black. Ganito po talaga pag excited ang mama na magpa-college. Habang iniintay natin yung stock na in-order natin na sapatos, maglibot-libot muna tayo at makiosyoso sa mga sapatos pa. Malay mo one day, makabalik uli dito kasi lagi silang sale. Ayan na. You know, meron silang stock. Cute. Ang ganda niya, guys. Ang gaan lang niya. Ayan. Siguro pwede din niya na pang babae. Maganda kasi siya. Parang unisex siya eh. Ayan. Ready to pay na tayo. Tayo nang magbayad. Naka-points na naman si kuya sa atin, sa ating binili. Next na balik ko, ang kukuhanin ko naman ay yung white na gustong gusto ko. Bet na bet ko po talaga yung white na yun, kaya babalikon ko siya. Tara na sa counter at atin ang bayadan. Kagandahan dito ang mga cashier, approachable sila. Mababait din, pero meron ding cashier na mga maldita. Kaya minsan parang gusto mo nang isoli yung binili mo na, wag na nga lang kasi ang maldita nitong
cashier na to. Kasi, pero, kung pag hindi mo naman kinuha, lalo kang pagmamalditahan, edi sige na nga. Kuhanin mo na kahit taste-taste na lang yung pagkamaldita nila. Okay, masukli pa yung aking 500. May pambili pa ng chocolate, guys. Kasi ipapabox ko na po yan sana Sunday para makaabot ng pasukan. Ayan, no. Pinicturan ko po siya, guys. Isinend ko sa anak ko. Ayan. Hindi pa ako nakaka-uwi ng bahay. Nakita ko na agad na may day na agad niya. Tuwang-tuwa. Linggo, ipapabox ko na siya. Adit lang kasi yung box ko. Yan. May mga naiwan kasi akong gamit dun sa mga ano siya, dun sa dati kong amo. Kaya, ibabox ko na. Isasama ko na rin to. And, thank you po sa lahat ng nanood. Salamat po sa pag-suporta. Don't forget to subscribe my channel, Bennett Ramos. And see you in my next vlog po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po.